Good morning! This is Jay Alausa and ngayon i-share ko sa'yo kung gaano ka-importante yung direction papunta sa pangarap mo. Ang daming tao na gustong yumaman, ang daming tao gustong magtagumpay sa buhay, ang daming tao gustong magbago ang buhay nila. And ang daming tao na gustong-gustong maabot yung mga pangarap nila pero mali yung direksyon na tinatahak nila. So gaano ka-importante yung direksyon papunta sa pag-abot ng mga pangarap mo? So sobrang importante niya kasi ang daming taong gusto maabot ang pangarap pero yung tinatahak nila ay iba. Mataas pangarap mo, sobrang dami mong gustong ma-achieve sa buhay pero nasa employment ka. Okay, so pagdating kasi sa dreams, ano yan? Extraordinary yan. Pagdating kasi sa dreams, sobrang taas. Sobrang layo niyan puntahan. Ngayon, ang tanong kasi dito, paano ka makakarating doon sa pangarap mo kung yung ginagawa mo ay hindi akma doon sa mga pangarap mo? Tama? So ngayon, ang kailangan mong gawin ay i-align kung ano ba ang ginagawa mo ngayon, kung ano ba yung pinag-aksayan mo ng oras, saan mo ba itinuon yung oras mo. Okay? Kasi sa totoo lang, ang daming ano eh, kahit yung katabi mo, kahit yung magulang mo, yung kapatid mo, anak mo, asawa mo, pag tinanong mo yan, ano ang pangarap mo? May pangarap ka ba? Siyempre, ang sagot niyan, yes. May pangarap yan. Pero ang tanong kasi dito, ano ba talaga yung pangarap mo? Kapag sinagot at pag sinabi niya kung ano ang pangarap niya, ito tanong, sa ginagawa mo ba? Example, gusto mo magkasasakyan. Gusto mo magkasasakyan, pangarap mo magkasasakyan, sino ba naman ang tao na ayaw ng sasakyan? Kaya lang, kung gusto mo ng sasakyan, kung sa ginagawa mo ngayon, ang kinikita mo minimum lang. Okay, so minimum lang na kinikita. Hindi mo makukuha yung sasakyan. Depende kung mangungutang ka or sobrang anong sasakyan, yung mga sobrang old model mga sasakyan. Pero kapag pangarap mo talaga na sasakyan, ibig sabihin sobrang ano yan, million yan. May presyo yan, especially kapag brand new yan. So ibig sabihin, tingnan mo kung yung kinikita mo ngayon, naaakma ba, bagay ba siya doon sa pangarap na gusto mo. Kasi kapag sinabing pangarap, may karapatan kang kuhanin yun. Dapat nakikita mo yun sa ginagawa mo ngayon. Sa ginagawa mo ba ngayon, sa trabaho na ginagawa mo ngayon, maaabot mo ba yung makukuha mo ba yung pinapangarap mo? Yun yung kailangan mong maintindihan. Yun yung kailangan mong maunawaan na, ito pala ginagawa ko. Yung pangarap ko pala magiging ilusyon na lang. Yung pangarap ko pala hanggang ganito na lang. Yung pangarap ko pala hindi ko pala marating sa mga ganitong ginagawa ko kasi bakit? Nasa trabaho. Tama? Pero hindi ko din sinasabi na porket nagtatrabaho ka o empleyado ka, hindi mo makuha yung mga pangarap mo. Ang ibig ko lang sabihin, kapag nasa negosyo ka or kapag negosyante ka, posible out of 100%, kapag nasa negosyo ka, 95% maaabot mo yung mga pangarap mo. Tama? Kasi kapag nasa employment ka, bakit hindi mo makuha yung mga pangarap? Kasi bakit? Sabihin natin, kinikita mo ay 500 per day. So yung 500 per day, kakain ka pa. Magrerenta ka ng bahay, magbabayad ka ng bills, mamamasahe ka. Tama? Magkukommute ka. So paano ka makakaipon? Tama? Kailangan mo ng mga allowance. Mahingi pa family mo. Paano na kung may asawa ka? Paano na kung mismo may anak ka? Tapos yung pamilya na iniwan mo, ibig ko sabihin, yung pamilya na iniwan is yung parents mo. What if yung parents mo ay hindi pa rin nakakaahon or kailangan mo pa rin tulungan. So, posible sa posible na hindi mo talaga makukuha yung mga pangarap mo. So, gaano ka-importante yung direction? Kapatid, sabihin ko sa'yo, sumabay ka sa Dow Elevate, sumabay ka sa negosyo na ginagawa namin, free ka mag-comment, free ka mag-ask kung paano gawin. Sobrang kapag gawin mo yung part mo, ibibigay ni Dow Elevate kung ano yung mga pangarap mo. Yes, maraming again sa networking. Yes, maraming again sa negosyo na ganito. Pero ito, tandaan mo, ang networking ay mahirap, pero ito yung pinakamadali sa lahat ng mahirap na ginagawa ng mga tao. Kasi bakit? Ang networking, ito ay leveraging. Sabihin, paparamihin mo lang ang sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. So, gaano ka-importante yung direksyon? Yung direksyon na yan, yan yung magsasabi
kung makuha mo ba yung mga pangarap mo o hindi. This is Jay Lausa and good morning.